So, nung nakaraang kong video ay gumawa ako ng another ko na way sa pagluto ng aking patatas. So, ngayon ay gagawa ulit ako ng patatas ulit. Yes, guys, patatas ulit. So, another way naman ng pagluto ng aking patatas, papasarapin natin ito. Okay, so bago ang lahat. Tara! Nabalatan na natin yan. So, hihiwain ko lang yung aking patatas ng maliliit. Tatanggalin lang natin ito. Kuha lang ako ng aking pagbabara ng patatas natin. So, hihiwain natin ito. Yan, ganyan siya kakapal. Okay, lagay natin dito para hindi po siya mag-brown yung ating patatas. Ibabad muna natin yan siya ng saglit. So, habang nakababad yung ating patatas, unasan ko muna si kalat. Tatabi muna natin si patatas. So, kukunin ko naman yung aking... So, meron tayo ditong luncheon meat. Pwede kayong gumamit kahit anong klaseng luncheon meat. Basta luncheon meat siya. Okay, bubuksan ko yung si luncheon meat natin. Okay, so ang kailangan ko lang kay luncheon meat ay yung kalahati lang. So hindi ko siya uubusin, no? So, kukunin ko lang yung kalahati. Yung kalahati lang ang aking kailangan. So ngayon, ito yung kalahati ng aking luncheon meat. Iiwain lang natin ito ng maliliit. Pero hindi naman super liit. Kasi isang patatas lang yung aking ginawa. Kung gusto nyo ubusin nyo yung luncheon meat nyo, ay pwede naman. Iiwain din natin katulad nung... Wow, ang sarap ng hangin. Yan guys, uulan na po siya. Uulan ng aking paligid. Hiwain lang natin yung luncheon meat kagaya ng paghiwa ko sa aking patatas. So ngayon, ayan, itatabi natin si luncheon meat. Naghihiwalay din yan sila. Bubuksan ko na yung aking kalan. So hinaan lang natin yung ating apoy. Tayo natin mainit yung ating sikawali. Ayan. So pwede na tayong maglagay ng ating oil. So ang ilalagay ko ay olive oil. Pero pwede kayong gumamit kahit ibang klaseng oil. Yan, ganyan lang kadami. So ngayon ay meron ako dito sibuyas. Ihiwain ko lang yung aking sibuyas ng maliliit. Ayan, mukhang mainit na yung aking kawali. Ang ating mantika. So pwede ko na siyang ilagay dyan. So yung aking oil, mga isang kutsara kalahati lang yon. So ayan, mukhang naluto na ang ating sibuyas. Pero huwag nating sunugin yung ating sibuyas. Kaya next kong gagawin ay kailangan kong, hinaan ko lang yung aking apoy. Kailangan kong i-drain yung ating sipatatas. Ilagay natin sipatatas dyan. Ayan, halu-haluin natin. So ayan, lutuin mo natin yung ating patatas sa 5 minuto sa pinakamahinang apoy. Mahinang apoy. Balikan natin siya after ng 5 minutes. Pero huwag natin siyang iwanan guys, kasi baka malata ang ating si patatas. So ayan, pagkalipas ng 3 minuto, titingnan natin yung ating patatas. Halu-haluin natin. Lutuin pa natin ito ng 2 minutes, another 2 minutes, para makompleto natin yung ating 5 minuto. So balikan natin siya ulit after ng 2 minuto. So ayan, natapos na ang ating 5 minuto. So pwede natin ilagay yung ating si luncheon meat. Bubuhusan natin dyan si luncheon meat. Okay. Haluin natin ng konting halo. Pag-iwa-hiwalay natin dahil nagdikitan po ang ating luncheon meat. Pasensya na dahil maingay po ang ulan. Kung naririnig ninyo ang patak ng ulan sa aking likura. Then, maglalagay ako ng 1/4 teaspoon ng black pepper powder. 1/2 tablespoon ng ating oyster sauce. Tara! Haluin natin. Pasensya na po mga inday dahil maingay talaga ang aking paligid. Maulan po ngayon. Umuulan po habang ako'y nagluluto. So, ngayon ay meron ako dito. Ayan, bell pepper. Maliit po. Napaka-cute. So, ihiwain natin ito. Hopefully, nalinis na to guys. So, don't worry. Kailangan ko na lang siya hiwa-hiwa para magkaroon ng kulay. Okay. Ayan, halu-haluin natin. So, mula pala nung nilagay natin yung ating luncheon meat, mga 3 minutes lang and then pwede nating patayin it. Pero bago ito, dahil pagkatapos kong nailagay yung aking bell pepper, yung green natin, maglalagay naman ako. Tara! Tamis ang hang banana ketchup. Mga 3 kutsarang ketchup. Yan. And then, mahina lang yung apoy ko. So, 1 minute na lang. Dahil naka 2 minutes na ako, mula nung nilagay ko ang aking luncheon meat, lulutuin lang natin to ng 1 minuto. Okay, nintakpan natin. Yan, lulutuin natin siya ng 1 minuto mula nung ilagay natin yung ating ketchup. So, ayan na, naka 1 minuto na ako mula nung nilagay ko yung ketchup. My God, ang lakas ng ulan. So, papatayin ko na ito. So, ayan, meron tayo ditong, kawali. Itayin lang na uminit yung si kawali. So, ayan, meron ako ditong sesame. Lulutuin, iro-roasted lang natin yung ating sesame. Konting sesame. Iro-roasted lang natin ito. Lakasan natin yung apoy para mag-roasted po. So, ayan, ilalagay natin dito yung ating na-roasted na
sesame. At meron tayo dito, hiniwa-hiwa ko na naka-ready na siya. Hiniwa-hiwa ko na dahon ng sibuyas. Para naman magkaroon ng magandang toppings. Magkaroon ng buhay. Magkaroon ng kulay-kulay, guys. Kunan ko muna ng video, ah. Kung meron kayong patatas dyan, magugustuhan ng inyong mga mister o inyong mga anak, mga junakis. Maraming maraming salamat sa panonood ni This is Inday Baby's Kitchen. See you on my next vlog, mga Inday, sa aking next na patatas. Abangan nyo! Mukhang uulan na po ang aming paligid dahil medyo madilim. Masarap ang hangin dito sa labas ng bahay. Fresh na fresh. Fresh air.